And you know, kasi nakita natin na just like any other province, talagang naging part tayo ng kung ano man ang nangyari in general nangyari sa Pilipinas, is apektado tayo. Well, in terms of, nakita natin, peace and order. Sabi ko ha, meron kayo dito na binigay ko ng mga Elisa Malededa covering peace and order, kalusugan at kaligtasan, kabuhay at pagkain para sa mga tahanan, kabataan, pero sa peace and order, eh, 5 decades hanggang ngayon, itong problema sa ating insurgency na naandyan pa rin. While it is true na talagang nag-improve na, pero naandyan pa rin, eh, andun yung ating laging resources na binibigay dun eh. Hindi man tayo makalipat-lipat sa ibang mga programa dahil andun pa rin siya. So, kaya ninyo bahala talagang, ang dapat natin ituloy dun, being part of the Senate, is siguraduhin na mapupuntahan pa rin natin itong mga programa para once and for all, matapos na ang problema sa insurgency. At ang Iloilo ay isa sa lugar na dapat natin mabigyan ng focus. While the Iloilo, with its municipalities and provinces, have been beneficiaries of the LCAP program. Liliwagin ko ha, napakaganda ang ibig sabihin ng LCAP and Local Communist Armed Conflict. Kaya nga nagkakaroon ng question o problema in implementation. Pero kung babalikan natin, kasi sabi ko nga, may oversight function ng ating Senado, at ma-implement na maayos yan, ituloy natin yung pagpupondo dyan. But see to it na doblehin pa yung pagtutok na ma-implement ito without that mga collateral negative na allegation na sinasabi about, for example, red tagging na hindi maintindihan or yung ibang mga allegation na mismanaged sa pondo. Itama natin yan. At ang Iloilo sigurado makikinabang dyan. But of course, yung pagsusulong natin sa ibang programa. Kasi pag ang ginawa natin programa is about agriculture. I mean, pagbibigay ng food security. Ma-ensure yung food security cluster natin. Hindi lamang sa Iloilo, kundi sa lahat. Na masisiguro natin ng ating mga mangisda, ang ating mga magsasaka, na sinasabi natin kung sino pa rin tatanim, siya makalos wala makain, at itaas ang dignidad nila sa magbibigay ng kasiguruduhan na mula sa pagpapananim, sa pag-aani at pagdala at pagbenta nito, is meron kasiguruhan na sila'y protektado, pati sila yung insurance system na kung sakaling tamaan ng kalamidad ang kanilang mga pananim, eh hindi mangungutang ulit para mananim, yun ay malaking bagay para sa ating agrikultura na makikinabang din, pati na rin sa ating fishery, ang ating, itong ating lugar dito sa Iloilo.